Okay, so magandang araw muli sa kanilang lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa isang magnetic starter na ang gamitin lang natin ay isang push-button switch. Normally, open contact push-button switch. So, gagamit tayo rito ng isang magnetic conductor, dalawang relay, 14 pins. Ito po yung gagamitin natin, dalawang relay, 14 pins. Then, gagamit tayo ng isang push-button switch na normally open contact. So, ito ay normally open, power circuit, power circuit. So, ito lang naman ay gagawin lang naman natin ito pagka emergency na wala nang normally cross contact na push button switch. Okay, so titingnan natin yung connection. From line 1, lagay natin yung normally open contact na push button switch. I-tap natin ngayon yung doon sa relay 2, terminal 9 ng relay 2. Ayan. So lalabas tayo sa terminal 1, normally cross contact ng relay 2. I-tap natin ngayon sa terminal 9 ng relay 1, normally open contact. Ganon din, i-tap natin yung terminal 1 to terminal 31, normally cross contact, doon sa contactor 1. Then lalabas tayo sa terminal 5 ng relay 1, normally open contact, papunta kami sa terminal 13 ng relay 1. Ganon din yung terminal 32, normally cross contact ng contactor 1, lagay din natin sa 13 ng relay 1. Then after 13, lagay natin yung coil 14, papunta ngayon sa overload relay or A2 ng contactor 1, kapit natin sa normal close contact ng overload relay na terminal 95, then lalabas tayo sa terminal 6, then line 2. Tapos na tayo rito, so dito tayo. So jumper ulit tayo sa terminal 9 ng relay 2. So jumper natin sa terminal 10 ng relay 1. Ayan, normally cross contact, lalabas tayo sa terminal 2 ng relay 1. Then papunta ngayon tayo sa terminal 10 ng relay 2, normally open contact. Jumper natin 2 ng relay 1, terminal 10 ng relay 2. Jumper din natin sa 2, terminal 1 ng relay 1, papunta sa terminal 43 ng contactor 1. Then jumper, then next jumper uli natin yung terminal 96, terminal 6 ng relay 2. Jumper natin sa terminal 44 ng contactor 1, saka natin i-jumper dun sa 13 ng relay 2. Okay, jumper 6 papunta sa 44 ng contactor 1, 13 ng relay 2. Labas tayo sa coil 14, coil to coil 14 na papunta ngayon sa line 2. So next, jumper tayo sa line 1. Direkta tayo sa line 1. Jumper natin sa terminal 11, normal close contact, 11-3 na relay 2. No? 11-3 ng relay 2. Then labas tayo sa terminal 3, normal close contact. Jumper natin sa terminal 11 ng relay 1. Terminal 11. Then jumper natin sa terminal 13 ng contactor 1, normally open. Pagkatapos sa terminal 11, labas tayo sa terminal 7 ng relay 1. Then papunta kayo sa A1 ng contactor 1, ganun din diesel. So, terminal 14 ng contactor 1, papunta sa A1 ng contactor 1. Ito, contact pa rin yung tap na. Ayun, nakajumper, A1. Then labas tayo, overload relay, line 2. Kapit natin yung green, pilot lamp, coil to coil. So next, jumper natin. Jumper natin yun, no? Okay, jumper na tayo rito. So jumper natin yung terminal 11 at saka terminal 1. Ay, 21 ng contactor 1. Terminal 11 ng relay 2. Ayun, jumper natin sa terminal 21 ng contactor 1. Then labas tayo sa terminal 22, normal X contact. Then red pilot lamp, line 2. So, ayan po ang connection. So, yung motor natin ay single phase. Line 1, terminal 1, line 2, terminal 2. Okay, so principle of operation, supply natin yung line 1, then line 2. So, once na supply natin line 1, line 2, iilaw ngayon yung red pilot lamp na siya nagsasabi na hindi umiilaw yung, hindi umandar yung motor natin. Okay, so pwede na natin start. Ayun, pwede natin start dito, pwede natin stop. Okay, so pag in-start natin yan, i-push natin yung push motor switch,
didikit ngayon yung dalawang terminal. Ayun, na? Ayun. Once nagkadikit yung dalawang terminal, so may supply na galing sa line 1, dadaan dito sa start, maintaining dito sa normal open contact, papunta ngayon sa R2 no Rex contact, then dadaloyin yung kuryente dito sa 3132 ng contactor 1, papunta ngayon sa 13. So once na-energize yung relay 1, dahil meron na supply sa line 2, once na-energize yung relay 1, lahat ng normally open contact, mag-close, close. Ayun. So relay 1, ayun, relay 1, normally open contact, mag-close. Then lahat ng normally close contact, mag-open. Okay, mag-open to. Ayun. So nakapindot pa rin ako. So once nag-close dito, ibig sabihin, may dadaloy ng kuryente from line 1, then R2 no electrical contact, dito dadaloy yung kuryente. Ayun, papunta sa C1. Ayun, so may supply na ngayon yung C1 dahil sa nag-close itong R1. So once na-energize yung C1, na, lahat ng normal open contact mag-close. Close dito. Then mag-close to. Close, close, close. Ayun pa yung C1 natin. Close. Lahat ng may close contact mag-open. Open. Open dito. Open doon. So ibig sabihin, pag nag-open dito, patay yung red. Umilaw yung green. Umaandar na yung motor natin. Okay. So nakapindot pa rin ako dito. So ibig sabihin, kahit bitawang ko ito, bitawang ko dito. Wala nang papasok na kuryente dito. Okay. Pag binitawang ko, mag-open ulit yan. Ayan. Yun, putol na yung kuryente, wala nang papasok na kuryente papunta sa R1, wala nang papasok na kuryente papunta sa R2. So ibig sabihin, nag-close na rin ito, close, no? Na-de-energize, close pa rin yan. Then, open, na-de-energize na. Then ito ay mag-open ulit, dating normally open. Ayun, so ibig sabihin, patay yung red, umilaw yung green, umandar yung motor, ang takbo ng kuryente ngayon dito, dito lang. Yun, meron na siyang maintaining contact. So, tumatakbo ngayon yung motor natin. Tumatakbo yung motor natin. So, pwede ba natin patayin? Okay, pwede natin patayin. Pag pinatay natin, pag pinus natin yung push button switch, no, dito na itatakbo yung kuryente. Ayun. Masusupplyin yung R2. Pag na-supplyan yung R2, mag-open to. Patay yung supply ng line 1 sa contactor 1. Okay, yun ang gagawin natin. Pag pinindot ko ulit yung push button switch, may contact papunta dito. May dadaan na dadaloy ng kuryente dito. Line 1, papunta ngayon dito sa relay 2. So, once na-energize sa relay 2, lahat ng normal plus contact mag-open. Ito, relay 2, mag-open. Ayun. Asan pa yung relay 2? Mag-open. Ito, relay 2. Mag-open. Ayun. So, ibig sabihin, ito pang samantala. Mag-close. Na? Pagka nag-open ito, ma-de-energize yun. Pag na-de-energize yan, balik sa dati, open ulit. Open. Then, mag-close ulit ito. Then, ito ay open ulit yan. Then, ito ay mag-close ulit yan. Na? Then, ibig sabihin, wala na rin dito, open na rin. So, patay na nga yun, motor natin, umilaw yung red, na de-energize yung contactor natin. Pag binitawan ko ito, ayan, ibig sabihin, pag binitawan ko, wala nang kuryente papunta sa R2. So, ma-de-energize yan yung R2. Once na de-energize yung R2, balik ulit sa dati, close ulit dito. Then, mag-close ulit yan. Then, mag-open ulit. So, ibig sabihin, patay yung motor natin. So, ayan po ang principle operation ng stop-start using one push button switch and one magnetic contactor. Okay, so maraming maraming sa kanilang lahat. Sana'y nagkaroon tayo ng idea tungkol sa stop-start using one push button switch and one magnetic contactor. Maraming maraming salamat po.